Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and you're watching Mayela Alicia M. So for today's video, may bago na naman tayong video tutorial. Pero bago ka magsimula sa tutorial na to, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and turn on the notification bell so you never miss an upload. So for today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano gawin yung umuso ngayon sa TikTok na tutorial. Yung parang background niya yung Milky Way, ganun. Yan kasi sobrang na-amaze ako or basta nagandahan ako sa edit niya. So dadalian lang natin tong tutorial na to kasi feel ko matagal talaga tong tutorial. So yan, eto. Ayun yung ituturo ko sa inyo ngayon. Yan guys. So without further ado, let's get started. So first of all, kailangan mo muna ng Milky Way na background. So yun, ito yung gagamitin natin na pan-download ng mga picture. Nakikita nyo to sa ibang tutorial ko. Yan, image downloader. Para, kasi dito sobrang dali lang nyo i-download. Yan. So kahit anong Milky Way na. Yan, search nyo lang Milky Way. Hindi ko nagagayahin yung background na ginamit niya kasi ginamit niya na yun. And nakita ko na may tutorial yata siya sa YouTube. Yan. So, ito yung gagamitin natin para maangas din. Para may bahay sa... Ay, wag na. So, feel ko ito yung ginamit niya yung nasa unahan. Simple lang siya, walang damo. So, dapat gagamitin natin yung simple lang din. So, hahanap lang tayo dito ng pwedeng magawan. So, sa tingin ko, eto na lang. Wait lang, tingnan lang natin kung. Yan, eto yung gagamitin natin na picture ng Milky Way. Yan. Kaso malabo. Yan, kung anong gusto nyo dito mapili, eto na lang. Kung ano yung gusto nyo, depende naman sa inyo kung ano yung mapipili nyo dito. Napakalabo nyo. Eto na lang. Try na rin natin to kung ano yung malinaw dun sa tatlo. So, yung pinakagagamitin talagang application dito is yung PixArt. Yan. Punta ka sa PixArt. And then, i-click mo tong plus icon. Yan, sa baba. Tapos, all photos. Kasi di pa yun yung gagamitin natin. Tapos, background. Tapos, etong pangalawa. Yan yung parang pang overlay lang siya, ganun. Walang kulay. Para pag sinave, wala siyang kahit anong background na white or what na color, ganun. And then, add photo. Ay, hindi pala. Sa stickers, tapos isa-search mo yung grass. Yan. Grass. And then, madami dito mga klaseng grass. Yan. So, depende na sa inyo. Nakita ko kasi may ginamit siyang pro, wala naman tayong pro na ano. So, ito yung gagamitin natin ng grass. Pwede rin dito na lang ilagay natin. So, dapat din pala, meron ka ng picture na nakahanda na gagamitin mo. So, i-rotate lang natin ito. Yan. Depende nyo na rin doon sa blue na line kung ano yung ano niya. Yan, tapos ito yung gagamitin natin. Kahit ano na rin dito kung anong tip nyo na edit. So, kailangan mo siyang ipantay. Yan. Tapos maghahanap ka lang ng picture mo na gusto mong gamitin. Dapat yung nakatayo and then parang naka-side view. Depende na sa makikita ko. So, balikan ko na lang kayo kung may nahanap na ako dito na ilalagay ko na picture. So, yun guys. Sa tingin ko ito yung gagamitin natin na picture. Ito. Kasi, parang maganda rin siya na may hawak na camera. So, itatry natin yan. Tapos, pupunta ka dito. Scroll mo lang dito. Swipe mo lang ganun. Tapos, sa cutout. And then, yan. Select or outline. Yan. So, i-outline natin yan. And then, igaganto mo lang siya. Yan, yung mga, dapat nakaano siya sa gilid. Tapos, pag may mga butas, lagyan mo yan. Ganyan lang siya kadali. And then, minsan hindi naman perfect yung pagka-cut out dito. So, yan, aayusin mo na lang. Punta ka dito sa restore. Tapos, lagyan mo na lang dyan ng mga cut out. Ay, ng mga ano. Yan, para mag-drawing ka na lang. Itatrace mo siya. So, syempre, hindi pantay yung pagkakano niya. Pero, pag sobrang ayos ng picture, maayos din yung pagka-cut out nun. Ito kasi medyo hindi detailed, ganun.
So adjust mo lang din dito yung hardness and then yung size para matansya nyo. Yan. Ganyan lang siya. So feel ko sobrang tagal ng video na to. So simula dito, iaano ko na lang siya. Tawag doon. I-speed ko na lang yung video na to. Tapos yun, eto, erase to. Para kung sobra yan, yan, igaganyan mo lang din. So yun guys, sa tingin ko okay na to, para makasigurado ka na wala kang naano, iganto-ganto mo na lang siya. So yun guys, kapag tapos ka na, i-click mo lang tong save. Pwede rin preview para ayusin mo pa. So yun, nagkamali tayo, walang paa pala. So yung gagawin natin, parang half body na lang. Ganun. Yan, so dito natin ilalagay. Tapos yung erase, yan. So, sticker ulit tayo and then dun sa grass flower na lang para madami pagpipilian. So, yun, hahanapin mo lang dito. Pero may nakita na ako dito kanina sa grass, so ito yung gagamitin natin. Yan. So, dito mo lang siya ilalagay. Sorry guys kung kumahol yung aso. So, yun. Kuha ka lang ulit ng flower and then dito mo naman ilagay. Yan, maganda may flower para may design. So yan, pwede ka rin pumili ng mga maliliit na flower para dun sa ano natin. Ay, so ito, pipiliin din natin to. Para dito. Para di magmukhang simple. Yan na guys, feel ko okay na yan. So isa-search mo naman dun sa sticker yung black line. Or kahit anong black, ganon. So, kahit ano naman dito, basta black lang. Pero pwede, piliin na natin to. So yan, igaganyan mo lang siya. And then, bababaan mo yung ano? Nasa na yun? Yung blend, punta ka sa blend. And then multiply. So, hindi pala siya masyadong ano dito. Gagawin natin, punta ka ulit sa erase. And then restore. I-restore mo na lang siya kasi kita pala siya pag iyaano natin siya. So, sa restore tayo. And then check ulit. Aayusin lang natin yung flower. Yan, medyo iganto natin para magmukhang makatotohanan. And then, kuha ka lang pala ulit ng isa pang flower. Yan. Isa pang flower. Ay. Flower. Sa grass, yan. Tapos, kuhain mo lang ulit yung eto. Yan. Tapos, ipupunta natin siya dito. Tapos, punta ka dito sa erase. And then, i-erase mo lang siya. Para nasa likod siya. Kasi yung isa, nasa ano na siya eh. Yan. Ito yung i-erase natin. Kasi dito, meron na siya. Kaya hindi puro natatabunan ng flowers. Medyo humirap tong tutorial na to. Pero kung naintindihan niyo sa TikTok, madali lang yan. So, check ulit. Yan, then itong black hole na, ay yung black line na yan. So, yan, hindi pa siya ano, i-ano natin pa siya pababa. Na guys, pwede mo rin paliitan para hindi masyadong maano. Yan. So yun na guys, depende sa inyo kung ano. Yan. Tapos, pag tapos na yan, pero maganda rin yung gamitin yung picture, yung nakatayo talaga yung kasama yung paa. So i-check mo lang yan. Ay, wait lang. Bakit hindi na ano to? Ah, kasi mas nauna yung ano, yung black dun sa ano, sa flowers. So kung ganun yung nangyari, di mo na rin yan mauulit, or wag ka nang masyadong maano na baka ulitin mo lang. Kuhain mo lang ulit yon and
then punta ka ulit sa blend, tapos dito sa multiply. Wait lang, make sure ko lang. Yan, tapos check, tapos dun sa arrow na nakaturo sa right, and then save. Yan, so kunin na natin yung sinave natin kanina na ito, yung Milky Way. And then depende sa inyo kung ika-crop nyo pa yan, pero ako hindi ko na yan ika-crop. Tapos add photo, and then itong sinave natin. So yan, yung ganyan kinalabasan. So ika-crop ko pala siya para mag ano, para dito magmukhang maliit. Yan na guys, yan. Kung sure na kayo na ganyan kalaki, i-click mo yung check, and then punta tayo dito sa tools, and then crop. Yan, depende na sa inyo dyan. I-zoom-zoom mo na lang. Then, yan, feel ko okay na yan. Tapos, click mo tong check. And then, yan na guys. So, pwede mo rin i-ano siya. So, yan, pagtapos na yan, i-click mo lang yung arrow ulit, and then, save. Para may, ano, parang mirror effect ba yun? Or parang, yung ano ganito. Yung parang ganyan. Yung ganyan na effect. Yung meron na makikita na ano, shadow, ganun. So, punta tayo sa background, and then yung pang-overlay na background lang. And then, add photo. Tapos, kunin mo lang yung na-edit mo. So, ganyan. Pwede mo na rin siyang i-adjust dito kasi masyadong malaki. Yan. Tapos, i-ano mo lang siya, duplicate mo. Yan. Tapos, flip rotate. Yan. Igaganyan mo lang siya. So, yan, pag naano mo na yan, i-check mo. Yan. Tapos, punta ka dito sa effects. Dito yung, ano talaga, sakong-sakong tutorial niya. Pero, sana makakaano to sa inyo. So, dun ka, punta ka dun sa blur. And then, itong erase. Tapos, i-erase mo itong nasa taas kasi yan yung parang picture talaga niya. So hanggang dyan i-erase natin yung unang picture na nilagay natin. So pwede mo na rin i-check mo siya. Pwede mo rin i-adjust kung gaano ka blur yung ano picture. So depende sa inyo kung blur na blur. Pangit naman kung blur na blur. Yan, so number 6. So 6 lang yung blur niya. Tapos check. So yan, punta ka dito sa effects. And then sa FX. Tapos, i-click mo tong HDR. Yan. Para mas magmukhang ano siya. Making tab, ganon. Shiny. Itong edit ko na to, tinry ko to nang hindi ko pa talaga nagagawa. So, click mo lang ulit yung arrow and then save. Yan na siya, guys. So yun lang guys, that's it for today's video, and I hope nakatulong ako sa inyo. Yan, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and turn on the notification bell so you never miss an upload. Bye! See you on my next one.